Mike Tyson. Pangalan pa lang, astig ng pakinggan. Dahil pagdating sa boxing, first round pa lang, tulog na agad ang kalaban. Kaya sino ba naman ang hindi nakakakilala sa isa sa pinakamalupit na boksidor sa kasaysayan? Ngunit bago pa man na isulat ang kanyang alamat, nagumpisa lamang ito bilang isang tahimik at kalmadong bata na madalas binubuli dahil sa kanyang maliit na boses at diferensya sa pagsasalita. Ngunit sa loob pala ng katahimikan ay isang natutulog na halimaw na naghihintay lamang ng pagkakataon na maghasik ng lagim sa loob ng boxing ring. Ito ang kwento ng buhay ni Mike Tyson, ang kanyang masalimuot na kabataan bago pa man sumikat sa boxing, ang dahilan ng kanyang pagbulusok pababa at ang kasiyahang tinatamasa niya sa kanyang muling pag-angat. Mr. Goodbye! Si Michael Gerard Tyson ay isinilang noong June 30, 1966 sa Fort Greene, Brooklyn, New York. Ang lugar ng Fort Greene ay may mahabang history ng gang wars at karahasan simula early 60s hanggang late 80s at sa gantong uri ng pamumuhay namulat ang batang Tyson. Ang unang tikim niya sa masalimuot na buhay ay ang pag-abandona sa kanya ng kanyang biological na ama na si Purcell Tyson. Ang kanyang stepfather naman na si Jimmy Lee Kirkpatrick ay lulong sa pagsusugal at palaging laman ng gulo sa bilyaran at kalye. Ika nga ni Mike, ang kanyang ama-amahan ay kinain ng sistema at tuluyan ng hindi makawala roon. Di kinalaunan, katulad ng biological father ni Tyson, inabandona rin ni Kirkpatrick ang ina ni Mike na si Lorna Smith at hindi na bumalik pa hanggang sa pagkamatay nito noong 1992. Dahil sa patuloy na paglala ng estado ng kanilang pamumuhay, kinailangan nilang lumipat sa Brownsville, Brooklyn, New York noong si Tyson ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Ngunit ang paglipat na ito ay ang lalong nagdala sa buhay ng pamilya Tyson sa kaguluhan. Ang Brownsville ay kilala sa bansag na murder capital of New York City. At katulad rin sa Pilipinas, karamihan ng mga kaso ng krimen dito ay mula sa poverty o kahirapan. Bukod sa kabi-kabilang gang-related gun violence, lipa na rin sa lugar ang mga lulong sa ipinagbabawal na gamot. Sa madaling salita, mulat si Tyson sa pangit at magulong katotohanan, buhat ng kahirapan. Bukod sa nararanasang kasalatan sa buhay, isa pa sa dapat tiisin ng batang Tyson ay ang pagkukutsa sa kanya ng kanyang mga kapitbahay at kaklase dahil sa nerdong itsura nito, sa boses niyang maliit at sa kanyang hindi normal na pagsasalita o lisp. Ngunit kahit na tila marami siyang dahilan upang magalit at gumanti, makikita sa batang Tyson ang pagiging kalmado nito. Tila kinikimkim ng bata ang lahat ng kanyang nararamdaman upang magpatuloy sa pangarap ng mas maginhawang buhay. Ngunit isang hindi inaasahang pangyayari ang tila nagpalabas ng halimaw sa kanyang murang katawan. Isa sa mga hobby ng batang Tyson ay ang magpakain at mag-alaga ng mga kalapate. Dito niya siguro nalilimutan ang gulo ng masalimuot na mundo na kanyang napasukan. Ngunit isang araw, nang mamataan siya ng isang grupo ng mga binatilyo na nagpapakain ng mga kalapate, binuli nila at kinantsawan na weirdo ang batang Tyson. At dahil hindi naman apektado si Tyson ng kanilang pang-aasar, kinuha ng isang 13-anyos na lalaki ang isa niyang kalapate at pinihit ang leeg nito hanggang sa mamatay. Dito pumitik ang batang Tyson at binugbog niya ang mas matanda at mas malaking tao sa kanya. Matapos ang brutal na pambabalasa sa bully na mas matanda ng 2 taon sa kanya, ang 11 years old na si Tyson ay umanin ng respeto at takot mula sa grupo ng mga tambay na bata roon. Simula noon, tulad ng kanyang stepfather, tila nakain na rin ng sistema ang dating kalmado at tahimik na si Mike Tyson. Sa edad na 13, pumasok ng gang si Tyson at naaresto ng 38 beses sa mga salang tulad ng pagnanakaw at pagiging bayolente sa kapwa. Dahil sa sunod-sunod na record nito sa pulisya, minarapat na dalhin ng batang Tyson sa Tryon School for Boys, isang correctional at reform facility para sa mga suwail na kabataan sa New York. At dito nga, sa pasilidad na ito niya natagpuan, ang marahil sa pinakamahalagang turning point ng kanyang buhay. Ang isang counselor sa naturang correctional facility na si Bobby Stewart ay isang former amateur boxer. Matapos na mahawakan ang kaso ni Tyson at makita ang lakas at potensyal nito, hinikayat niya ang batang Tyson na ibuhos na lamang ang gigil at galing nito sa boxing ring kaysa sa kalye na kapalit lamang ay kaunting barya. Dahil sa kawalan na rin naman ang magandang opsyon ng batang Tyson, pumayag ito at nag-train sa ilalim ni Bob ng ilang buwan. Ngunit hindi nagtagal, in-endorse ni Bob si Tyson sa isang veterano at isa sa mga pinakamatitinik na coaches noong mga panahon na yon na si Constantine Cas D'Amato.
at tila premonition ng kadakilaan ni Tyson sa larangan ng boxing ang pagkaka-endorse nito kay Amato noong siya ay binata pa lamang. Dahil coach lang naman ng nooy heavyweight champion na si Floyd Patterson at light heavyweight champion na si Jose Torres itong si Amato. Hindi lamang yon, tila isang legacy in the making rin ang pagkakakilala ng dalawa. Dahil si Amato ay 70 years old na noong mga panahon na yon, aminado na siyang wala nang tatanggap na high profile na boxer sa kanya. Kaya nakita niyang isang bagong project at oportunidad ang 14 years old na si Tyson. Para kay Tyson, ang oportunidad na ito ay jackpot para sa kanya. Dahil hindi siya nagkaroon ng mas malaking tsansa upang makapasok sa marangya at prestigyosong mundo ng professional boxing, kundi nakatagpo rin siya ng isang ama, isang father figure na ipinagkait sa kanya ng masalimuot na sistema ng kalsada sa buong buhay niya. Bonus pa rito ang bagong style na kanyang nakuha mula sa pagtitraining kay Di Amato, ang peekaboo style. Ang peekaboo style ay ang pagdikit ng dalawang bisig pa vertical sa harap ng muka habang natatakpan ng kamay hanggang siko ang ulo hanggang ibabang bahagi ng katawan bilang panangga sa mga atake na paparating mula sa kalaban. Ang estilong ito ay swak na swak para kay Tyson dahil sa height, reach, center of gravity at power niya. At kitang-kita nga kung gaano ka-effective ang naturang estilo sa una nitong mga laban bilang isang amateur boxer. Dahil sa pamatay nitong right hooks, uppercuts, at malapalos na body movement, nasungkit ng batang Tyson ang 1981 at 1982 Junior Olympic Games gold medals. At noong 1984, gold medal rin ang kanyang natanggap sa National Golden Gloves na ginanap sa New York City. Matapos lamang ang isang taon, nabigyan ng shot ang batang Tyson para sa kanyang professional na karera. Noong March 6, 1985, pinasulyap ng noong 18-year-old Mike Tyson ang mundo sa kanyang taglay na lakas. Ipinanalo niya ang kanyang unang pro na laban kontra kay Hector Mercedes sa pamamagitan ng first round knockout. At tila nagwa-warm up pa lamang ang binatilyo. Dahil sa una niyang taon, nagkaroon siya ng 15 professional fights at ang kanyang pagdodominate ay hindi tumigil hanggang sa magkaroon siya ng record na 28 wins, walang talo, at 26 sa mga panalong yon ay pawang knockouts o technical knockouts. Dahil sa ingay at kakaibang puwersa na dala ni Tyson, maaga siyang naging manok ng mga fans at sports analysts na maging susunod na heavyweight champion. Ngunit ang kanyang winning streak at popularity ay napalitan ng isa sa itinuturing ng marami na crucial hindi lamang sa karir kundi sa buhay ni Tyson. Ito ay ang pagkamatay ng kanyang coach at father figure na si Cass Di Amato. At ayon rin sa mismong boksingero sa isang panayam, noong namatay si Cass, nawala ng direksyon ang buhay ko. Tapos noon, sunod-sunod na yung mga problemang dumating. Sa mga sumunod na taon, nagtala pa ng ilang kasaysayan si Mike Tyson sa larangan ng boxing. Naging unang heavyweight boxer ito na sabay-sabay nagkaroon ng belts sa WBA, WBC at IBF. Dagdag pa rito ang sunod-sunod niyang panalo laban kina Tyrell Biggs, Larry Holmes, Tony Tubbs at Michael Spinks na pawang mga taob at walang binatbat sa lakas, liksi at gigil ng prime na Mike Tyson. Espesyal para sa kanya ang panalo kontra Larry Holmes noong July 2, 1988 dahil ipinangako niya kay Muhammad Ali na kanyang idolo noong 14 years old pa lamang siya na ipaghihiganti niya ito pagkatapos bugbugin at talunin ni Larry Holmes sa kanilang laban kung saan wala na sa kondisyon si Ali. Ngunit sa kabila ng sunod-sunod na pagtaas ng kamay ni Tyson ay ang pag-alingasaw naman ng kontrobersya sa kanyang buhay. Una ay ang paglala ng sitwasyon nila ng kanyang asawa na si Robin Givens. Ang diborsyo ay maaring isisi sa lubos at regular na pagpaparty, pagiinom at paggamit ni Mike Tyson ng ipinagbabawal na gamot. Dagdag pa rito ang pagpasok ng isang notorious at kontrobersyal na promoter sa kanyang kampo na si Don King. At dahil dito, si Bill Caton na kanyang manager simula pa lamang nung nabubuhay ang kanyang mentor na si Di Amato ay umalis sa kanyang kampo. Nagpakita na rin ng masamang epekto ang kanyang paggamit. Dahil makailang beses na nai-report na sadyang ikinakrash ni Tyson ang kanyang mga luxury cars sa daan upang di umano ay bawiin ang kanyang sariling buhay. Bagamat undefeated at unstoppable sa loob ng ring, tila nagpapakita na ng senyales ng pagkatalo si Tyson sa labas nito. At para sa longtime fans ni Tyson noong mga panahon na yon, kitang-kita na ang kaibahan hindi lamang sa galaw ng kanilang idol, kundi pati na rin sa lifestyle at mga desisyon nito sa buhay. Bagamat nagpatuloy ang tila killing spree sa ring matapos patumbahin ang British boxer na si Frank Bruno at si Carl the Truth Williams, nakitaan na ng pagkawala ng head movements at kombinasyon si Tyson. Ngunit ganun paman,
hindi pa rin maitatanggi na isa si Tyson sa pinakamaangas at pinakamagaling na heavyweight sa buong mundo dahil sa record nitong 37-0 na may 33 knockouts, 4 taon lamang matapos ang kanyang kauna-unahang professional fight. Sa puntong ito, si Mike Tyson na ang highest paid athlete sa buong mundo na hinigitan pa ang prime din noon na si Michael Jordan. Dala ito ng kabi-kabilang panalo at endorsements mula sa Pepsi, Toyota, Nintendo, Kodak at marami pang mga sikat na brands. Ngunit noong January 8, 1990, talagang pinangatawanan niya na siya ang baddest man on the planet. Una, bago pa ang laban nila ni Buster Douglas sa Tokyo, inamin niya sa isang panayam na wala raw talaga siyang pake sa laban. Mas excited daw siya sa party at mga babae pagkatapos. Kita rin sa kanyang katawan ang kawalan ng interes at disiplina papasok sa laban na ito dahil higit sa 15 pounds ang kanyang timbang. At nang magsimula na ang laban ng dalawa, isa sa tinaguri ang most shocking upsets in modern sports history ang nangyari. Kahit na 42-1 ang odds para kay Tyson, pinatikim ni Douglas ang unang pagkatalo ni Mike Tyson sa pag-knockout nito sa 10th round. Kahit na napatumba ni Tyson sa 8th round si Douglas, nakabawi ito at tuluyang pinataob ang nooy undefeated na si Iron Mike. Ayon sa ilang mga fans at analysts, hindi naman daw talaga banta si Douglas para kay Mike. Niwala sa kalingkingan ang estilo at lakas nito kumpara sa dating kampyon. Ngunit dala ng kayabangan at pagsasawalang bahala, tila ang tanging tumalo kay Mike Tyson ay ang kanyang sarili mismo. Ayon mismo kay Mike, ilang taon matapos ang naturang pagkatalo, wala na raw talaga itong pakialam. Hindi na raw niya nararamdaman ang impluensya sa kanya ni Cass D'Amato noong mga panahon na yon. Hindi na raw mahalaga ang boxing para sa kanya. Matapos ang kanyang unang tikim ng pagkatalo, nanalo naman ang 4 na sunod si Mike Tyson at tila handa na para bawiin ang glory na nawala sa kanya. Ngunit dala ng kawalan ng focus, disiplina at gabay, isang malaking pagkakamali ang kanyang nagawa at tuluyang nagpagulong pababa ng kanyang karir. Bunga ng maling desisyon, buhat ng paggamit at pagkalulong sa ipinagbabawal na gamot, si Tyson ay naaresto sa salang panghahalay sa 18 anyos na si Desiree Washington noong 1992. Ngunit ayon kay Tyson galing sa isang panayam, "Maraming mga rason para ako makulong, pero hindi ito ang isa sa mga rason. Hindi ko ginawa yon." Ngunit iba naman ang sabi ng hukom at siya ay nahatulan ng 6 na taon na pagkakakulong na may 4 na taon na probation. Ngunit noong March 1995, siya ay pinalaya dahil umano sa good character na ipinakita sa loob ng piitan. Matapos na lumaya, tila comeback is real ang pinakita ni Tyson sa kanyang fans at sa media. Dalawa sa kanyang mga belts ang muli niyang nakuha sa pamamagitan ng kanyang signature knockout punches. Ngunit isang boksingero na naman ang nagpatigil sa tila historic return ni Mike Tyson. At yun ay walang iba kundi ang isa ring legend sa heavyweight division na si Evander Holyfield. Binuli ni Holyfield ang baddest man on the planet at tuluyang natalo ito sa pamamagitan ng technical knockout pagdating sa 11th round. Nabigyan naman ng pagkakataong bumawi ang dating kampyon, ngunit sa pangalawang paghaharap nila ni Holyfield, naganap ang tila tumatak sa history ng boxing magpakailanpaman. Sa kanilang muling paghaharap, kinagat ni Tyson ang tenga ni Holyfield ng 2 beses, kaya minarapat na i-disqualify ng referee si Tyson sa naturang laban. Nang tanungin kung bakit niya ginawa yon, sabi ng dating kampyon ay ganti lamang raw yon sa mga headbutt sa kanya ni Holyfield na hindi tinawag ng referee noong unang laban nila. Kaya minarapat ng Nevada State Athletic Commission noong July 9, 1997 na magbayad ng danyos na umabot sa $3 million si Tyson at pagsuspinde kay Tyson sa professional boxing. Matapos ang hatol na ito, sinabi ni Tyson sa media na hindi raw niya alam kung bakit niya ginawa yon. Wala naman raw dapat talagang kinalaman yun sa boxing o maging sa sports. Bigla na lang daw niya yun naisip at ginawa. Wala na naman daw siyang pakialam sa boxing. Sa katunayan, ni hindi raw siya nagtitraining para sa laban na yun. Mas gusto na lang niyang makasama ang kanyang pamilya sa tahimik na bahay kaysa sa loob ng boxing ring. Nakabalik naman sa pagboboxing si Iron Mike pagkatapos ng 2 taon. Ngunit anino na lamang siya ng kanyang dating sarili. Kitang-kita ito noong inakout siya ni Lennox Lewis noong June 2002. At dito, inamin ni Mike na lumalaban na lamang siya para sa pera at hindi na para sa kanyang pangalan. Pagsapit ng August 2003, tuluyang nag-file ng bankruptcy si Mike Tyson. Nakatanggap si Mike ng $400 million sa loob ng 20 years ng kanyang karera. Ngunit mayroon pa siyang utang na $13.4 million sa Internal Revenue Services, mga law firms, mga trainers at marami pa sa puntong ito. Nawala sa kanya lahat ng mamahaling kotse,
pati na rin ang kanyang mga magagarang mansyon dahil sa dami ng utang. Ito na ang tuluyang pagbagsak ni Iron Mike na sobrang ikinalungkot ng marami niyang tagahanga. Matapos ang kanyang karera, kabi-kabilang awards ang kanyang nakuha mula sa Ring Magazine, Martial Arts World Report, The New York Times at International Boxing Hall of Fame. Matapos ang mga historic na laban sa loob ng ring, maaari ring tawaging makasaysayan ang laban ng dating kampiyon na si Mike Tyson sa labas nito. Kung gaano karami ang kanyang ni-knockout, siya namang dalas ng kanyang pagka-knockdown sa kanyang mortal na kaaway ang kanyang sarili. Kahit nakabi-kabilang iskandalo at kontrobersya ang kumalawang kay Iron Mike, ginawa naman ito ang abot sa kanyang makakaya upang ayusing muli ang kanyang buhay at maging kampiyon din sa tunay na buhay. Noong 2012, inilunsad niya ang Mike Tyson Cares Foundation upang magbigay ng tulong sa mga batang biktima ng broken families at kinain ng sistema ng kalsada tulad niya. Sa ngayon, sa edad na 56 years old, abala si Mike sa kanyang mga negosyo at kanyang sikat na podcast na Hot Boxing. Abala rin siya sa mga TV guestings at paglabas sa mga pelikula paminsan-minsan. Kahit na hindi na kasing laki ang kinikita niya kaysa nung sa kasagsagan ng kanyang boxing career, di hamak na mas masaya daw ang buhay niya ngayon at mas na-enjoy niya ang bawat sandali sa buhay kasama ang mga anak at asawa na si Lakiha Spicer. Kamakailan lang, nakita si Iron Mike na naka-wheelchair sa Miami Airport sa Florida at pinahayag niya sa media na kasalukuyan siyang nakakaranas ng isang nerve condition na sanhi ng labis na pananakit ng kanyang likod at binti, kaya hindi siya nakakalakad pag umaatake ito. Patunay lamang ang buhay at karera ni Mike Tyson na hindi porket nasa rurok ka na ng tagumpay, ay wala nang chance ang muli kang bumulusok pababa. Isa itong matinding paalaala na sa oras na makuha mo ang gusto mo, nasa sayo kung paano mo ito pananatilihin at pagyayamanin. Kaya ingatan mo kung ano man tinatamasa mong kaginhawaan sa buhay mo ngayon, Lodi. Lagi mong tatandaan na ang sarili mo lamang ang iyong pinakamatibay na kakampi, ngunit sarili mo rin ang pinakamatibay mong kalaban. Kaya kapag maton ka at hindi mo talaga mapigilan na tumingin madalas sa barkada mong lalaki, subukan mong lumaban, baka imagination mo lang yan. Sabihin mo sa sarili mo, hindi maaari to, sing-angas ako ni Mike Tyson. Pero kung ilang gabi na at hindi ka makatulog dahil naman siya ng iyong isipan, ay iba na yan. Bumangon ka, i-on mo ang ilaw sa kwarto, pumunta ka sa harap ng salamin, titigan ang sarili at itaas ang noo. Sabihin mo, hindi ko na kaya to, tapos na ang boxing, hindi talaga ako kasing angas ni Mike Tyson, kasing rupok ako ni Darna. Kung nag-enjoy ka sa video na ito, huwag kalimutang i-share sa iba at mag-subscribe ka na rin. Suportahan nyo rin ang dalawa ko pang channels, ang Mr. Good Vibes Food and Travel at Mr. Good Vibes Shorts 2.0. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.